Hi guys! For today's video ay sana naman pong application ng ating i-review guys. And sabi sa kanilang application ay we can loan up to 30,000 pesos. And in just one ID ay pwede tayong ma-approve sa kanila. So, before we go on guys, sa mga hindi pa nag-subscribe ay mag-subscribe na, hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorial. I-share na rin ang video nito and mag-comment sa baba para mapabilang kayo sa pang-upcoming pag-giveaways natin, sa mga pa-GCash giveaway. So, no further ado, let's roll the video. Welcome and welcome back to my channel. So for today's video nga guys is magre-review na naman tayo ng isang lending application. And sabi sa kanilang application guys ay pwede daw tayong umutang sa kanila up to 30,000 pesos. And in just 3 minutes guys ay pwede daw tayong ma-approve sa kanila. Kasi nga napakadaling mag-apply sa kanilang application. So ang lending application guys na ito ay si Benny Online Cash. Ayan. And powered by Wing of Integrity Lending Corporation. And meron silang 4.7 stars and 304 reviews. Ayan. Pwede pala nating ma-download guys ang lending application na ito sa Google Play Store. But wag muna kayong mag-download guys. Panoorin niyo muna ang video ito para makita niyo kung talagang aux ba sila or hindi. Ayan. So ayon sa kanilang application nga, credit limit amount from 3,000 to 30,000 pesos. So in fairness, consistent sila sa sinasabi nila sa interface and of course dito sa kanilang about application. Loan term is 90 days and 180 days. Ayan. And yun guys, and ayon sa kanilang application din, so yung sinabi ko nga kanina, fast loan and get loan offer in 2 minutes. Wow, apakabilis guys. And then sabi sa kanilang application din ay loan amount up to 30,000 pesos and very secure daw ang ating loan sa kanila. Ayan. And sa kanilang interface guys or sa kanilang application ay safe daw and they are registered sa Securities and Exchange Commission. Ayan. And then free to apply and 100% online and zero paperwork. Of course, online nga, di ba? And then professional, no credit history and very low rates. Ayan. Unlimited daw yung fast loan sa kanila. So, of course, ay let's download yung application na ito para makita natin guys kung aux ba talaga ang application. Okay? So, upon downloading guys, ay makikita natin dito na approve natin yung permission sa ating SMS, contacts, installed application. Ayan. And then, okay natin or apply natin and magre-require sila ng ID and of course, ay magsesend ng OTP. Ayan. And after which, guys, ay ito ang kanilang pa-welcome sa atin na new clients. So, bilang bago sa kanilang application, guys, ay makikita natin dito na 12,000 yung pwede nating mautang or up to 12,000, I mean. And sa baba niya, Republic of the Philippines, yung SEC na logo. Okay? So, parang secured na secured. Ganyan. So, loan length or loan term, ayan, 90 days to 180 days, okay? Tap natin yung instant apply para makapag-proceed and of course ay yung ID nga, ayan, so maglalagay tayo ng ID and then I have read and agree with the policy and then tap natin yung next, okay? And then of course ilagay natin yung birthday daw and then yung gender. So and guys, ang pina nating i-upload na ID sa kanila is humid ID, passport, ayan, and then TIN ID. And yung driver's license, ayan, and SSS postal, and yung ating voter's ID, PRC, GSIS, and yung OWA ID natin. Ayan. And after which, guys, is yung personal information na natin. Ayan. So, marital status, education, residential, and yung email natin. Ayan. And after which, ay yung work. Okay, so company name, pay period o yung kailan tayo magsasahod, ganyan. And yung salary natin, company phone, company address, ayan. And yung contact information. So sila ay nangangailangan sila ng tatlo, ayan, tatlo na contact information. Pero meron silang additional na dalawa. So parang bale 5 pero optional yung dalawa.
And since optional guys, huwag na nating ilagay. So, tatlo na lang ang ating ilalagay. And be sure yung mga nilalagay natin is alam nila na nilalagay natin. Kasi pag in case na ma-overdue po tayo, ay sila ang tatawagan ng mga agent. Ayan. So, sabi dito, please erect the cellphone, place into portrait frame. Oh, ito na yung pa-ID ni Mayor. Ayan. So, pa-ID ni Mayor. And then, after which, guys, is next na natin. So, pagkatapos natin i-upload yung ID natin and yung facial recognition or yung pa-selfie, i-stop natin yung next. Ayan. So, in here, ay medyo na-compare ko sa isang application kasi parang may kaparehas, ayan. Nasabi dito kasi ang product list, ayan. So, Bene B, Bene C, ayan. Bene A, Bene D, ayan. So, may kaparehas tong application. I think yung more loan application, ayan. Kasi ganito din sila, ayan. And then, of course, pag pipili ka dito, tap mo lang yung evaluation, ayan. So, for example, tap natin yung evaluation sa BNB, ayan. So, evaluation, and then sabi dito na approval chance up to 98% with a limit time, ayan. So, ang approval rate in fairness, mataas. So, pareha sila ni More Loan, guys. Hindi ako nag-compare, pero para kasi silang parehas, ayan. Sabi dito, loan approved is 350 and yung loan term is 30 days, ayan. So, in fairness guys, ay medyo mataas yung approved na amount, ayan. So, amount received. Okay, so ayan na, amount received is 2,450. Total fee is 1,050. Ayan, so yun yung mga binawa sa loan app or sa loan natin, sa mga loan amount. So 1,050, ayan. So after 10 days ay magbabayad po tayo. So in fairness, yung sabi nilang 30 days is 10 days yung 2,800 na bayad natin. Ayan. And then second installment, after 20 days is magbabayad tayo ng 350. And then yung third na installment is 350 ulit. Ayan. Is equal to 3,500. Correct ba? So, compute na lang guys. Ayan. So, in fairness, ay medyo mataas yung amount na ipapautang sa atin. Bagamat, ang marereceive natin is 2,450. Yun po ay medyo mataas din yung binawas. Mataas yung inoffer sa atin, pero mataas din yung kaltas. Yun, guys. So, pag okay sa inyo, guys, ay syempre, tap natin yung withdrawal channel. So, pwede nating i-withdraw yung ating utang or ating utangin sa MWLR, GCash Coin, RD Pawn Shop. Wala po silang banko. Ayan. So, pag natapos nating itap yun, and then of course, ay submit na natin kung OX tayo sa mga binawas, ayan, sa mga fees and everything, sa loan term, ayan. So, for me is medyo okay siya na hindi. Mataas yung loan amount natin, 3,500. But, malaki yung kaltas pa rin. Ayan. Pero dito guys, ay maalala ko pala, hindi nila pinakita kung ano yung mga binawas. Basta sinabi lang dito na total fee. Ayan. So, ayun guys. And then, yung loan term nito is 10 days yung loan term. And kung susumahin nyo guys, yung first na installment ay bayad na tayo sa amount na na-receive natin. So, it's up to you guys kung gusto nyong itry or hindi guys. So, nasa inyo pa rin guys. Okay? So, yun guys. And I hope na nakatulong ang video nito sa mga naghahanap ng ang mauutangan online. And I hope na na-enlighten kayo. So, we'll see you on my next video. Bye! Hi! Welcome back to my channel. So, in this video, guys, is panibagong loan application ang ating i-review. And for today's video nga, guys, ay i-review natin ang isang lending application na nagpapautang daw up to 50,000 pesos. But before we go on, guys, sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorial. And i-share na rin yung video nito and mag-comment sa baba para mapabilang kayo sa mga pa-giveaways natin, sa mga pa-GCash giveaways. So, no more ados, let's go.
Welcome and welcome back to my channel. So for today's video nga guys, is magre-review ulit tayo ng isang panibagong lending application ngayong 2024. Ayan. So ayon sa kanilang application guys, sabi dito na can loan up to 50,000 pesos. Wow, ang taas. And sabi din dito na audit and cash arrive within one day. So, napakabilis daw, guys. Ayan. So, easy process. Ayan. Just submit your information and then approve daw agad. So, ang lending application na ito, guys, ay si Cash Bar Online Cash Loan. Ang loan application na ito guys ay powered by Fundex Credit Lending Incorporated. Ayan, na meron silang 4.4 stars and 57 reviews. So makikita niyo sa reviews nito guys na kokonti pa lang ang nag-review. So meaning na oonti pa lang or bagong-bago pa lang ang lending application na ito. Ayan. And sabi sa kanilang about application, ayan, cash bars are small credit loans that are used for immediate short-term financial needs such as medical expenses, emergency car repairs, or other emergencies. Ayan, and loan amount, ayan, 2,000 to 20,000 pesos. And loan term na nito is 91 days to 120 days. Ayan, and sabi din dito sa kababa ay low ang interest daw ni Tetch. Ayan. So, let's see guys. So, of course, I download ang application para makita natin. Ayan. Upon downloading guys, ay makikita natin agad-agad yung privacy policy. And of course, maglalagay tayo ng phone number para makapag-proceed tayo sa application na ito. So, pagkatapos ating ilagay guys yung ating phone number and mabasa ang kanilang policy, ayan, ay bubungad na sa atin ang pwede daw nating maloan. Pero kakaiba to guys, kasi sabi dito, cash bar, ayan, cash bar, and then borrowing money on one app is enough. So, ang ibig sabihin nun, guys, is maraming application ang pwede nating pagpipilian. Kasi, sabi din dito na fast personal loans. Ayan. So, makikita nyo, guys, sa screenshot, ayan. So, meron tayo dito, peso zone. Ayan, na pwede daw tayo makapag-loan up to 50,000 pesos. And 97% yung approval. Ayan. So, mataas yung approval rate nila. And payable in 150 days. And then, meron din silang peso cam. Ayan. Up to 20,000 pesos din yung pwedeng maloan dito. And 96 yung approval rate. Ayan. And meron din silang V peso. Ayan. And then, that is up to 20,000 pesos. And 98 yung approval rate. Same 150 days yung loan period daw. And meron din yung easy one. Ayan. So, 30,000 yung pwede nating utangin. And then, approval rate nila is 96%. And same 150 days yung approval or yung loan term, I mean. So, of course, ay pipili natin yung pinakauna para matry natin, guys. So, peso zone. Ayan. And, but before we go on, guys, basically, si Cash Bar pala is para siyang third party. Ayan, third party kasi nga maraming loan application ang parang in group and then sila yung parang mag-send sa mga or magpapautang sa mga client. Ganyan. Okay, next. Ayan, so of course, I download natin si Peso Zone. So, meaning, download natin yung application na ito sa ating phone number. Ayan, so download anyway. And then, ito na guys, bubungad sa atin yung pwede daw nating utangin sa kanila. Ayan, so get the best loan offer. More loan, unlock more loanable products by repaying on time. Ayan, makapag-repay tayo ng on time, ay tataas yung, or maa-unlock yung mga ibang pwede nating utangin sa kanila. So, here, ay makikita natin na pwede tayong umutang or sa first timer, guys, is credit loan yung money. And then, next is yung salary loan. And then, next yung prime loan. And then, education loan. And then, tourism loan. Para siyang cooperative, guys, kasi meron mga designated na kunyari emergency loan. Mag-loan ka ng emergency loan or loan for education. Ganyan. So, hindi pa naka-unlock yung iba. So, hindi tayo pipili. So, of course, yung isa lang ang pwede nating piliin, which is yung credit loan. Ayan. So, sabi sa credit loan, 20,000 pesos. Flexible term or loan term is fast as one day.
Ayan. So, tap natin ng apply, of course. And dito na, guys. Allow natin yung phone call. Yung dati na ginagawa, yung phone call, SMS. Ayan. So, allow lang natin and magpo-proceed tayo dito sa basic information. So, sa basic information, guys, ay email, education, date of birth, loan purpose, ayan, gender, marital status. So, lahat ng nakasteris ng red ay fi-fill upan, guys. Okay? So, next thing is yung ating emergency contacts. So, sila, nangangailangan sila ng apat na emergency contacts. Next natin. So, dito na tayo sa identity information. So, sa mga pa-ID ni Mayor, ganyan. So, sa ID type, guys, kung pansin nyo si screenshot, yung mga naka-highlight ng red, ayun po yung mga the best daw na ID na pwede nang gamitin sa application na ito. Ayan. So, national ID, SSS, passport, postal, UMID, voters, and driver's license. Pero kung wala ka sa mga yun, guys, ay pwede naman ang GSIS, TIN, PRC, and yung PhilHealth. So, si PhilHealth, pwede naman, guys. Alright? So, next ay yung pa-selfie ni Mayor, of course. And then, yung ilagay natin ang first name, middle name, last name, and yung ID number, kung ano yung ID nating napili, guys. And after which, guys, is yung withdrawal method or yung disbursement method natin. Ayan. So, sa kanila, ay pwede yung GCash, Paymaya, CoinPH, GrabPay, StarPay, Ebluwillier, RD Pawn Shop, and meron din silang bank, and meron mga naka-designate na charge in each channel. Ayan. And after which, syempre, ilagay natin ang account number natin, yung kung anong account number, of course, kunyari yung GCash natin is yung number natin. And then, submit na, guys. At sabi dito, please make sure the withdrawal account is valid. Ayan. So, kailangan na valid yung mga nilalagay nating information para in case na ma-proof tayo ay hindi mamamali kung saan ipapadala yung uutangin nating pera. Ayan. Magkakalaman na kung magkano ang ating pwedeng utangin or ating first loan sa loan application na ito. So, sabi dito, loan term or loan amount na approved is, tcharan! Ayan, 1,000 pesos and ang loan term nito is 150 days. So, sabi dito, ayan, loan term is 1,000. Ayan, yung mga bawas is platform service fee, 445. And payment channel fee is 25 pesos kasi nga GCash. So, ang amount receivable natin is 555 and yung loan term nito is 150 days. But, sabi dito, first installment repayment, ayan, is kung bibilangin mo ay after 7 days. Ayan, so huwag kayo maniniwala, guys, kung sinasabing 150 days kasi nga yung mga application na ito ay 100%, it's either 7 days to 10 days. Ayan. So, magandang nanonood po tayo ng mga reviews tulad nito para makita natin kung talaga nga bang yung loan term nito is medyo mahaba and medyo malaki ba yung mga pinibigay sa mga client. Ayan. So, ayun na nga, guys. In conclusion, si CashBar ay isang third party ng mga loan application din, ayan, and sa unang loan or sa unang sinubukan natin is up to 1,000 pesos, hindi po siya 10,000, and medyo malaki-laki rin ang service fee na binabawas, so halos half na ng amount ang kanilang pwedeng ipahiram sa atin, and isa pa is 7 days yung loan term nito, ayan. So, for me, yes, hindi ko siya pwedeng i-recommend, lalo na at ang laki ng service fee nga na binabawas. So, that's it, my video, and I hope na nakatulong ang video ito sa mga naghahanap ng mga uutangan, ayan, or yung mga gustong mag-try kay CashBar. So, that's it nga, and I hope to see you on my next video. And of course, mag-comment kayo sa baba sa mga nakaranas ding umutang kay CashBar. So, thank you for watching, like, and subscribe!